Yun, magandang araw po. Atin po kami ngayon ni MM ng CFC. Sasama ko siya. Ayan. Yo po. Ito po kami ngayon. Nadaan muna kami kila Ben Rich. Pari Richard. Kasi sabay-sabay kami pupunta sa simbahan. Every Sunday po, may CFC kaming inaatidan. Libre Sunday lang na. So yun, abang-abang po. So yun, dito na po kami sa San Nicolas di Tolentino Parish. Atin kami ng CBS, CFC. So lipat kami ng location. Dati dito kami pupesto. Ay, dito tayo. So, yung mga kids, sinama namin yung kids. Kasama po si MM. Yan, si Kumari Lenny at saka si partner, si Pari Richard. Ban. Dito na po kami sa loob, kasama kayo mga bata. And I'm
Thank you.
Thank you.
Panginoon, salamat po sa mga tao po na tumutulong po sa atin para po ipagpapagaling na i-pray po namin itong community na ito na alam po namin sa pito sa paninigo sa atin at maraming salamat din po sa pakinawa po sa lahat niyan po sa araw at pinigilin na po sa atin. Sana po, pagpukay mo sa sawa na gabayan po kami lahat po kami dito, pati na rin po yung mga tao po yung nangyayang sa inyo sa araw. Maraming maraming salamat po kami. Salamat po kayo. Salamat. Mas Lord, tuloy ka na pakabuti niyo sa mga pinibigay ng pwesi sa akin. Dalamin ko namin, Lord, na kayo lang po lang mag-isip po ng aming buwan. Lalo po, Lord, dahil dalamin namin sa matabi sa pakapangyarihan ng pangalan ng mga anak sa Jesus. Amen. Tumala din sa mahal sa mga Espiritu Santo. Kapalang ang Diyos po natin ang pangalan ng mga kapasaw ng mga gaya ng mga mahal ng mga Espiritu Santo. Amen. Okay ba? Tumala po tayo. Bakit parang mag-asin? Tutok sila. Lagi ko, Paul. Hindi mo pwede yung isa lang. Lagi sila makinapasok.
Busog na ako sa mga talk nila dahil ang dami na nila immediate talk na DJ Cafe. So, yung ano, yung MER, two namin. Awan yung tuya ka, sila na talk sa amin noon. And then, sa mga ibang mga formation talks, sila rin. So, hindi ko napapabay na. Napakilala ko sa inyo si Bro Roger and Bro Jay na pumibigay ko sa atin ang talk para sa amin. Sister Jay! Okay, bro. Salamat po, mga kapatid. God is good. God is good. Okay. Pag-tune nga sa sister. Pag-tuntahin mo rin ito kasi may pangako ang Panginoon mo eh. Brad Ben, saka si C. Sorry, si Sam. Ako po nag-roll kasi ako. Si Sven, Brad Rodel, si Benuleta, si Merian, Brad Jonathan, Bro Chris, Bro Jess, si Sammy, Bro Richard, si Smenny, Brad Gary, and si Emily. Malapakan po natin si Lord. Sabihin po mo, aksidente mo bakit kayo nandiyan yan. May pangako ng Panginoon. Ito po yun, yung pangako ng Panginoon. Kapalakasin tayo kung tayo yung Holy Spirit. Eh, tamang-tama kasi, papasok nun tayo sa Holy Week. Eh. Diba? Diba napakaganda ng regalo sa Panginoon na bago tayo kasi nasa Quaresma na tayo, napasok na po tayo, nasa third week na tayo ng Lent, ano? So, tandaan yung salitang Lent, eh bago po ako magsimula, tawagin ko po yung aking magandang may bahay. So, para po, kung salita, din ako share din, ano ba talaga yung aming nararamdaman nung kami po ay katulad po po rin yung Raul. Si Jane po, parang po rin na. Ito po yung kami sa isang asawa ni Grandmother. So, ngayon po, para lang po kami nag-delete kasi sabi nga ko ni brother, dalawa po yung anak namin, pareho po silang wala ngayon. Mga nag-aaral po sa ibang lugar. No? Pero sa Pilipinas pa rin po. Kaya po parang kami nag-delete ni Roger. No? Hindi pwede. Actually, yung sis natin, sabi ko sa kanya kanina, pwede bang ikaw na lang pumunta kasi gusto kong magpaganda. Gusto kong magpag-upet, magpaganyan. Pero sabi niya, dalawa na rin tayo iwanan mo pa ako. So nanalo po ang Panginoon at nandito po ako. 22 years na po kami sa Couples for Christ. So, ganyan din po. Napilitan din po kayo mo po dyan. Ngayon, hindi na po dapat kasi top number 6 na po tayo. Ano? Noon po kasi top number 8 po ito. No? Pero dahil nga po mayroon mga changes, naging top number 6. So, ganyan din po yung ginawa sa amin. Umupo din po kami. May time po noon, sabi ko, Lord, matapos na sana ito. Kasi masarap manood, diba? Masarap mapulog ng hapon. But we do not know, no, kung saan kami dinala ng Panginoon. So ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, nakatayo po kami sa harapan nyo. At katulad po ng mga service team na nakikita nyo po sa labas, lahat po yan ay patotoo kung paano tayo minahal, minamahal, at mamahalin ng Panginoon. Bago po ako matapos, kasi nga po, dalawa na lang po kami ni Roger na nandito. Noong Friday po, nandito na po kami sa Castilleros. So, nag-meeting po kami nila sis natin sa bahay nila. Ngayon po, palabas po kami ng SMA, papunta dito. Sabi po namin ni Roger, ako sabi ko sa kanya, hanggang kailan kaya natin mararanasan yung ganito? Yung parang nangabon mo yung oras, palabas ka ng trabaho, naka-uniform ka pa, pupunta ka sa gawain ng Couples for Christ. So sabi namin, nagtuwang-tuwa, hindi po kami nagre-reklamo, tuwang-tuwa po kami na nagbibigyan kami ng ganong opportunity. Tapos kahapon naman po, nasa Sambales naman po kami. Ganun din, kung tatanungin nyo, hindi po pa kayo napapagod. Lalo po ngayon, ano po, Linggo, kanina po ang aga po nagising ng ating wapong asawa, siya po ang naglaba. Sabi niya, dapat alas 9 tapos na ako kasi may gawain po ngayon. So alam ko po ang tanong yung sis Jane, hindi pa kayo napapagod. Napapagod po kami. Pero dahil sa Panginoon, hindi po namin nararamdaman yun. Kaya mamaya po, ang promise po niya, magpapamasahe kami. Hindi ko pa alam kung saan kami magpapamasahe. Pero hindi ko pong sabihin, pagpara sa Panginoon, kahit mapagod ka, parang bahala ka na, Lord. No? Kanina po, nung kinakanta po natin yung Creative Me, kasi po yun, ito po, maraming beses na po namin itong shimir, itong talk na to. Pero, dating ganun din yung palalangin namin.
Lord, create in me. Gawin mong bago, may bago sa amin. Kaya po kayo, kung napapagod na po kayo, both physical, spiritual, financially, lahat po, itaas na lang po natin yan sa Panginoon at maghala na po siya. Pagpalayo po tayo ng ating Panginoon, magandang hapon po sa inyo. Alam niyo po talagang ang bait po ng Panginoon. We're going to go back kung paano tayo natirito ngayon. Now the Lord bless each and every one of us. Bago nga po pala ako magpatuloy, sino po dito yung nag-update na po sa trabaho? Kaso naman, sino pa po? Palakpakan naman po natin si Kato. Talagang gumawa siya ng paraan. No? Para bigyan talaga ng kalangan kung gagawin natin. Sabi ko nga po, siguro, there's no means of any opportunity na masasabi mo hindi ka karamahan ng Panginoon. Walang isang segundo or isang minuto na masasabi mo hindi ka karamahan ng Panginoon. Kasi yung buhay nito, yung tangi-tangan natin. Mga kapatid, ang dami na po sa hospital na yun. Bilang na yung oras, nasa terminal days na sila. Pagka parang any moment pwede na sila bumalat. Pero tayo nandito, binibigyan pa tayo ng Panginoon ng maraming pagkakataon para i-appreciate natin every minute and every opportunity na masabi natin. Thank you, Lord, for this life. So, brothers and sisters, yung pag-uusapan natin yung pagpapalakas, kasi pinag-uusapan natin kapatid yung Holy Spirit. Kasi sa tatlong persona sa isang Diyos, siya yung pinakamahirap itindihin. Kasi bakit kamo? Yung Diyos Ama, nag-an yung burning bush. Diba? Nagsasalita siya, may maririnig ka. Nag-manifest yung God the Father, si Abang Yahweh. Diba? Binigay niya yung sampung utos kay Moises. Diba? Nagsasalita yung naglalagablab na ulo. Diba? Yun yung Diyos Ama, Abang Yahweh. Ama. Sumunod, yung Diyos Anak. Alam naman natin si Diyos Anak, siya yung pinaka, sa tatlong persona, siya yung pinaka kilalang-kilala natin dahil na makita niyo. At ang verbo ay nagkatawang tao. At siya'y nanirangan sa kita natin, di ba? And the Word became flesh and He dwelt among us. Nanirangan siya sa gitna natin eh. Katulad rin natin siya. Napakahirap na intindihin na ang Diyos nagpakatao. Si Jesus Christ yun. Naging dalawang pagkatao niya, siya'y Diyos. And at the same time, siya'y anak ng tao, di ba? Makikita natin sa Bible, the Son of Man. The Son of Man, patulit-ulit na binabanggit sa Biblia. Therefore, naging tao itong si Jesus Christ, katulad natin. No? Nasasaktan, nagagalit, nagiging masaya, no? Lahat ng katangian ng isang tao na naranasan ng anak ng Diyos. Kaya nga po yung isang pagbasa, iba parang yung parabola ng parabol yung meron siyang walang pag-aari tapos bigla niyang pinapunta yung kanyang mga mensahero pinagpapatay, di ba? And then yung huli-huli yung pinadala niya yung anak niya pinatay pa, di ba? Nagalit siya kasi akin yan eh, bakit ko aari inyo, akin yan eh, di parang sinasabi ng Panginoon itong buhay nito hindi natin pwedeng aariin natin sa Panginoon ito eh. Kaya Panginoon lamang ang sasabi kung ano yung dapat natin gawin. Brothers and sisters, taas po yung kamay ngayong araw nito. Sino yung pagkagising niyo sa umaga ng dasal? Patakpakan po natin, ano? Dapat! Pasalamatan natin kasi hindi natin alam yung mga susunod na yugto sa buhay natin. Baka mo ngayon, naglalakad ka, bigla ka nakatapak ng daon sa akin pag ganun mo. Pak, kumaling ulo mo sa semento, patay. Diba, sis? O kaya, lalakad ka, bigla ka, parang sumisigit yung dibdib ko. Yung pala, yun na pala. Diba? Nobody among us. Kung mamaya, bukas, buhay pa tayo. So dapat, every minute of our life is a thanksgiving to the Lord, diba? Dapat pagpamana sa Panginoon. So, brothers and sisters, yung Holy Spirit na pinag-uusapan natin, Brother Roger, parang hirap niya intindihin kasi parang siya yung ano eh. Kumbaga parang dumating siya dun sa panahon na umalis yung anak. Diba sabi ni Jesus Christ, the Great Commission?
Paspasan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ipapadala ko sa inyo, para dito. Kasi natatakot na yung mga apostoles eh. Sabi nila, Lord, pag lumabas ako dyan, papakailo ko, huwag nalaman nila kung katuloy mo ako eh. Di ba yung panahon ng Roman Catholic? Lahat ng mga matuloy ko nung pinagpapatay. Pero dahil mayroong isang Holy Spirit na bumabay at nagpalakas sa kanila, huwag pag tinignan niyo po yung naging dalawang apostoles na yan, hindi basta-basta yung kanila naging pagkamatay. Di ba? Meron pinumutan ng ulo, meron pinalatan ng buhay, yung pinalit, yung sinunog, may pinakong patimulik. Lahat, naranasan nila yung, pero dahil puspos nila ng Holy Spirit, nakahiyanan po nila yun. So brothers and sisters, muli! Ayun po, sabog po, sa aklat po ng gawa. Sa aklat po ng mga gawa ng apostoles, yung Holy Spirit po na siyang nagbabay sa kanila during that time, yung sila pong gumagabay, eh siya rin pong gumagalaw at nagbibigay ng regalo. Matandaan natin yung tatundan ng salita. Gumagawa at nagbibigay. Yung sabi niya, it acts upon them, it guides, it gives. Yung tatlong verb, no? Yung pandiwa, yung pinanggit dyan, yung nagbabay, yung nagkagawa at nagbibigay. Brothers and sisters, ayun po yung role ng Holy Spirit. Siya po ang gagabay, siya po ang gagawa, at siya po ang magbibigay ng lahat ng ating mga kailangan. Alam niyo po, pag sinasabi ninyo may problema o may mga balakin tayo sa buhay, sabihin mo lang yung salita ng Jesus' name. No? Tumarating ka agad yung pagpapalang. Dahil ang pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin, He saves. Ang pangalan Jesus, ang ibig sabihin, siya ay nagliligtas. Kaya kapag kayo po ay nasa gitna ng matinding pagsubok o natinding matinding mga trials sa buhay, sabihin niyo kapatid, in Jesus' name, in Jesus' name. Dumarating ang sagot, dumarating ang saklon. So brothers and sisters, yung Holy Spirit po niya, yung sir, bibigay sa atin ng kakaibang experience o may kumaranasan ay isang buhay na relasyon sa Panginoon at itong gawa na ito ay nagmamanifest sa ating mga buhay. So brothers and sisters, itong Holy Spirit na ito, tandaan natin Diyos din yan eh. Siya ay Diyos din. Kung anong kapangyarihan, meron ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Holy Spirit na siyang nananahan sa panahon natin ngayon, no? Kasi nandun na tayo sa mga huling pahina ng pagliligtas ng kasangkatauhan. We are on the last pages of the salvation history that we have, brothers and sisters. Tandaan natin, pagkatapos ng Diyos, ng Holy Spirit, wala ng Diyos na darating. So nandun na tayo sa mga huling kabanata ng pagliligtas ng Panginoon. So brothers and sisters, natutuwa ako ang Panginoon kapag po tayo ay umatid ng mga ganito. Bakit? Kasi nare-realize o natatandaan ng Panginoon na hindi pala nasayang ang ginawa kong pagdilika kay Brother Wilmer. Kasi naiintindihan niya kung anong purpose, kung anong dahilan, bakit ko siya pinalang. Diba? Brothers and sisters, tumating na po ba sa panahon ninyo na nag-iisip kayo, Lord? Diba? This is a cycle of time. Bata, magiging bata, kabataan, magkakaedad tayo, mag-aasawa, tatanda, tunaroon na ikaw, mamamatay. Ibig naman yung sign-up natin. Diba? Kapatid, ang tinatanong lang ng Panginoon, doon ba sa sign-up mo, nakilala mo kung sino yung lika? Naibalan mo ba yung pagpupuri doon sa taong dapat natin bigyan? Kapatid, pag na-reach mo yung tatlo lang naman yun, diba? To love, to serve, to know. Unang-una, to know. Dapat makilala mo ang Panginoon. Dapat makilala natin. Paano natin siya makikilala kung hindi tayo umate ng mga gandong pagtitipon? To serve. Kapag nakikilala mo ang Diyos, darating ang panahon, paglilingkuran mo siya dahil alam mo na siya yung Diyos ko eh.
Gagawa ka ng paraan, gagawa ako ng paraan para pakita ko dun sa nagdalang sa akin na nagpapasalamat ako sa kanya. Sa pamamagitan ng paglilingkod. Diba? Paglilingkod sa ating kapwa. O paglilingkod sa kanya, pag-atin natin ang mga mas. Pagbibigay natin ang lahat, paglala namin ng pagkakataon para tayo ay lumago. At ibig sa lahat, tulong, tulang, mamahalin natin siya. Dahil pag kilala na natin siya, mamahalin natin siya, at ibig sa lahat, pag mahal na natin siya, paglilingkuran natin siya. Parang katulad rin yan ng mga partners natin. Diba pag tinignan mo, hindi mo naman kaano, pwede, dumating yung pagkakataon mo, bago kayong magkasama, magkaiba kayong tao, magkaiba kayong nilalang. Pero dumating yung pagkakataon sa buhay natin, magkasama, na minamahal mo na si brother, di ba? At dumating sa panahon, na kapag mahal mo yan, kahit may sakit yan, hindi mo pwedeng iwan yan. Mahal ko yan eh, di ba? Paglalaban mo, pagmahal mo. Amen? So ganun din si Lord. Pagmahal natin si Lord, tapos paglalaban natin. At yung panawagan niya, na-spread natin yung gospel, tapos ipaglaban natin. Brothers and sisters, yung Holy Spirit po, sabi ko nga po kanina, ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay tatlong persona. Sa banal na sang tatlo. Sa banal na sang tatlo, siya ay ikahuling persona. So, ibig sabihin, pag pinag-uusapan natin Diyos, sabi nga dun sa kasang kasabihan, magbiro ka na sa Ama, magbiro ka na sa Anak, huwag lang sa Holy Spirit. Bakit? Kasi wala na eh. After the Holy Spirit, para na magliligtas sa atin, kapatid. Rapture time na. It's judgment day. Sabi nga, kung nakalagay niyo sa Revelations, sabi ko, yung libro ng pakayat, wala na. Wala nang iba. Natuloy na tayo sa mga huling pahina ng ating pagliligtas sa kapatid. Itong Holy Spirit ko ay isa, sabi nga kayo na, ay Panginoon din natin. Dahil sa Panginoon, pag sinabi mo kasi Lord, during the time, noong medieval times, pag sinabi mo Lord, Panginoon, lahat ang sasabihin ng Panginoon gagawin ko. Diba? Walang sasabihin ang Panginoon na hindi natin gagawin. Pag sinabi ng Lord, pag sinabi ni Lord, gagawin at susunod tayo. Kasi sabi ni Lord, yung salitang Lord, ang ibig sabihin, Panginoon, ikaw ang number one sa akin. Yun yun eh. At pag sinabi natin ng Holy Spirit ay si Lord, siya yung nagbigay ng buhay natin, iwata tayo ngayon, kung wala yung buhay na yan, tangan-tangan natin. So lahat na meron tayo ngayon, galing sa Kanya. So whatever nasabihin niya, wala nga niya pwedeng sabihin yun din. Dapat, yes, Lord. Kaya nga may kantang, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Ang sinabi mo, amen, period. Walang sandali, Lord. Yes, Lord. Conditional. Kapag sandali, Lord. Dapat, meron ka bang bargain? Meron ba tinataya kay Lord para pagbigyan ka ni Lord? Hindi ganun. Kapag sinabi mong mahal mo si Lord, go! No? Walang pwedeng maging hindrance sa pagsagot natin ng hindi kay Lord. Okay? Dahil buhay natin eh. It is our deliver of our life. Sabi ko nga po kanina, hindi natin alam yung mangyayari bukas. Pangalawa. Pero ang mahalaga, kilala natin kung sino pinagbigay sa atin ng buhay. Papasalamat tayo. Amen? Brothers and sisters, yung Holy Spirit po, yung sinasabi niya yung salitang paraklito, paraklit. Yung sinasabi po kasi doon na yung paraklit pala is from the Greek word na ibig sabihin ay comforter. Counselor. Diba? Counselor, ibig sabihin tagapayo. Taga-suporta. No? Pag mayroong kulang, dumarating ang Holy Spirit para siya ang magpuno. Diba, brothers and sisters? Pag sinabi natin yung paraklit, matandaan natin, during the time of the Pentecost, no? Yung Pentecost po yung time kung kailan. Yung gabing isang apostoles na takot, no? Kasi pinatay na si Jesus Christ eh. Pagkatapos patay ni Jesus Christ, ang pinaka-order sa kanila, hanapin lahat yung apostoles niya pagpapatayin. So, ibig sabihin sila, takot sila. Hindi nila alam kung paano i-express yung pananampalataya nila. Ang ginagawa nila, brothers and sisters, isang araw, sa Passover is still, yung panahon ng mga Israelita, di ba yung dumating yung salot, isang pusalot. Ngayon, yung pinakamuling salot doon, papatayin yung mga panganay na anak ng mga Egyptyo.
Ang ginawa nila, nagtagay sila ng dugo. Doon sa mga pintuan nila, that is yung anghel na kamatayan nilalagpasan. Kaya ako nagkaroon ng salitang Passover. Kasi pag nakita yung krus, doon sa mga pinto nila, yung anghel na kamatayan, lalagpasan yung pinto nila at hindi sila makakalala. So yung Passover na yun, yun yung peace ng mga Israelita. But then, si Jesus Christ, nung time na siya'y namatay na, nagpahiwatig o bumaba ang banal na Espiritu sa kanila during the time of that Passover. No? Dumating sila, nagsama-sama sila sa isang maliit na kwarto katulad nito. Pagpasok nila, kwentuhan sila, balisa-balisa sila, takot na takot sila. But then sabi nila, magdasal tayo. Nabing isa, nagkapit-kapit sila ang kamay, nagdasal sila. Hanggang mamaya-maya, may narinig silang nagunod ng malakas na hangin. At waring may dumako sa kanila na dilang apoy, no? The tongues of fire. And they speak in different languages. Nagsalita mo sila ng iba't-ibang wika. Mamaya pagkakusapan natin. At pagkatapos nun, brothers and sisters, maraming sila ng mga tao sa labas. Ang sabi ng mga tao sa labas, hindi, mga lasing. Ano ba yun? Mga naka-trans, gano'n? Nagsasalita sila ng mga iba't-ibang wika. Ngayon, narinig sila ng isang taga-ibang bayan. Sabi niya, bakit hindi na sinasalita, hindi gawin namin. Naiintindihan niya kung ano yung malabas. Pero hindi nakadaling doon, kung bakit takang isang putami yan, taga-part ng Iraq. Bakit niya ginabanggit yung gawin namin? Yun na po yung tinatawag natin na sinasabi ng ating simbahan, the birth of Christianity. Bakit kamo? Kasi makikita natin na yung universal word, yung salita na lumabas sa kanila, doon na nagkaroon ng iba't ibang wika, doon na nag-spread ang Christianity. Tandaan yung brothers and sisters, kung sa tingin nyo ba yung salita nila yung Aramaic, no? Yung Aramaic, no? During the time, sinasabi nila, Jewish time, kung yun ba yung sinuhusan nila, sa tingin nyo ba yung mga apostoles pupunta ng Asia, pupunta ng Europe, pupunta mag-mission sila, ay daladala nila yung salita lang nila eh. Hindi magkakaroon ng language barrier. Hindi tayo magkakaintindihan. So yung Holy Spirit na bumaba doon, binigyan sila ng kakayahan makapagsalita ng iba't ibang wika para ma-spread, para maikalat yung salita ng Panginoon. So brothers and sisters, sabi ko nga po yung pinag-uusapan natin para kilitin. Alam niyo po brothers and sisters, yung naganap noon during the time nung bumaba yung Holy Spirit, the Pentecost. Yung sinasabi ng Panginoon, pwede rin mangyari sa atin. Mamaya po, ibigyan kayo ng pagkakataon pag pray over tayo. So mamaya, brothers and sisters, pag pinag-pray over tayo, damahin lang natin yung presensya ng Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, dami. Kasi nabi niya, humingi ka at ikay ka, ibigyan. Umatok ka at ikay aking pagbubuksan. Tayo bang mga magulang, kung yung anak natin humihingi ng itlog, bibigyan mo ba ng ahas? Di ba hindi? Eh how much more ba yung ama natin sa langit na siyang pinagmumulan at pinagkagalingan ng lahat ng meron tayo? So talagang ibibigay ng Panginoon. Mamaya brothers and sisters, I ask you, mamaya pagbinigyan kayo ng moment po ng magdasal. Buka, balikan natin yung mga pagkakataong talagang tunay tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Lahat. No? At yung mga bagay na gusto natin itaas sa Kanya, mamaya bibigyan tayo ng Panginoon, makikinig siya. Kasi sabi ng Panginoon, pag tinawag mo ko, hindi na natin. Diyos mo po eh. Diba? Diyos mo po eh. So ibig sabihin, kung Diyos natin siya, alam niya. Kahit yung bilang ng ating book, alam niya kung ilan yan. Wala tayong pwede ipagkakisin mo maling sa kanya. So brothers and sisters, yung Diyos Espiritu Santo na ito ay may buhay, no? The life in the Holy Spirit ay napakahalaga. Ang buhay sa banal na Espiritu Santo ay napakahalaga dahil ito yung lase ng pamumuhay na gusto ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Brothers and sisters,
ano, ali, ang ginina natin itong araw nito, itong mamaya. Have a moment na makipag-usap sa kanya. Bigay papag, hindi namin ngayong ipigilan. Focus lang kay Lord, sabi na. Huwag bibitaw, focus lang. Kasi sabi natin, pag iniba natin yung focus natin, magpo-focus tayo dun sa mga nangyayari sa paligid natin, mawawala yung concentration natin kay Lord. Tandaan niyo, brothers and sisters, yung gagawin natin mamaya is between God and you. Ang Diyos at ikaw lamang. Walang pwede magsabi sa iyo na dapat mong gawin mamaya. Dahil ang Diyos, pag uumo pa lang dyan, alam niya na yung daladala mo. Alam niya na kung ano yung pangangailangan mo. So gusto lang ng Panginoon, sabihin mo ng malakas sa Kanya. Diba ang mga anak natin kapag may nangihingi, kahit alam mo nangihingi, hindi mo bibigyan, gusto mong marinig mismo sa Kanya. Ganun din yung Diyos. Ganun din God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Gusto niya marinig natin, marinig niya. Nagmumula sa ating bibig at nagkagaling sa ating puso. Yung sasabihin natin. So, brothers and sisters, mamaya po, pagtanggap natin ng Holy Spirit Santo, magkakaroon tayo ng isang pagkakaugnayan sa Diyos na malalim at personal. Brothers and sisters, isang malalim at personal. Ibig sabihin, pag sinabi natin malalim, yung bang tipong bago ka magdasal, parang nagre-reflect ka, Lord. Yung parang every time, sinari, pag kami nakita kang, may nakita kang isang magkinyari, parang, Lord, pinagdadasal mo kagad. Pero kung isang nakitang pangyayari sa buhay ko, parang ang nakuha mo makin si Lord, Lord, bless ng pamilya. Lord, bless mo sila, Lord. Parang ganun, parati natin siyang tinatawag dahil every time, every minute, pag tinawag namin yung pangalan ni Lord, hindi dyan siya. Diba? Help comes in its way, on our way. Dumarating yung tulong. Patulad mo na sinabi natin kanina. At pangalawa po, magkakaroon tayo ng bagong pagkatao. Magkakaroon tayo ng bagong nature. Pag sinabi natin new nature, dyan po sa Galatians chapter 5, verse 16 to 23, ang sabi po dyan, magkaiba po yung dalawang mundo. Yung mundo na sinasabi natin mundo natin at yung mundo ng Panginoon. Marami pong mapupusyan. Marami magkalaman. Ano ba yung pag sinabi natin the kingdom of God and the kingdom of this world. Pag sinabi natin the kingdom of God, hindi din yung peace, hindi yung love, hindi yung unity, hindi yung understanding. E pag sinabi niyo the kingdom of world, hindi yung pagkakabahagi, hindi, silungaling, lahat ng mga bagay na pala yung kaalayan, hindi dyan. Kaya nga sabi din sa Galatians, hindi pwedeng sasambahin ko ang Diyos at sasambahin ko rin ang mundo. Kailangan manindigan tayo. Pag sinabi kong ayoko na, kasi po kingdom siya eh. Kailangan mamilihin talaga tayo. It's either we are for the Lord or we are not for the Lord. Ganun po yan, brothers and sisters. Mahirap, pero kailangan. Pero pag sinabi mo, diba, sabi ka natin bro, mahirap magmahal eh. Kasi pag nagmahal ka, committed ka eh. Diba bro? Pag sinabi mong committed ka, kahit anong mangyari bro, gagawin mo dahil mahal mo eh. Diba? Kaya nga hindi, basta-basta, pag sinabi mo, mamahal at magpukulit ako. Kasi pag sinabi mo, mahal ko yan, committed ako dyan, kahit anong mangyari, kakaya ako dyan. So, brothers and sisters, the power to serve. Brothers and sisters, napapansin niyo po yung mga service team natin. No? Wala po sila mga sweldo. Pero, andiyan po sila, every Sunday, nakaalala sa inyo. Isa sinusundo pa nga kayo. Eh. At minsan, hindi nagkakalimot yan in the text. Ano ba yung dahilan? Bakit kaya sila ganun? Wala naman sila sweldo. Ito po. There's a power to serve. Meron silang kapangyarihan maglingkod eh. Kahit sa tingin ninyo, wala naman talaga silang sweldoan dito. Hindi kami sweldoan po dito. Ako po nang galing pa sa Olongga po. May gagawin ako ngayon. Pero dahil tinawag ako ng Panginoon sa Castillejos para magbahagi sa inyo ng experience namin ng kasama. At dito po kami. Wala po tayong desisyon na dapat kumontrahin natin ng Panginoon. Sabi ko nga po eh, bukas makalawa hindi natin. Alam. Eh mas maganda na, gawin ko na ngayon yung gawa ni Lord. Kasi pag ginawa ko ngayon,
Pagkibintuan yung oras mo rin, at least magawa mo yung pagkibintuan siya. Kaysa yung gawin ko, yung mga bagay na maaari, hindi sa akin, huwag ka na sa akin sa kapamangan. Amen? Amen? Brothers and sisters, pwede po tayo, no? Makakapaglingkod tayo sa Panginoon. Matatanggap natin yung kapangyarihan na tumula sa Holy Spirit sa pamamagitan ng pagiging natin sa Diyos Ama ng pananampalataya. Ano niyo, brothers and sisters, yung salitang pananampalataya? Ano po yung salita ko dahil? Taya. Taya, di ba? Yung pananampalataya, ang salita ko dahil, taya. Pananampalataya. So, ibig sabihin sa English, ang sinabi mong taya, sumusugal ka, brothers and sisters. You bet, di ba? Tumataya ka. Tumataya ka sa wedding. Tumataya ka sa sweepstake. Ibig sabihin, hindi mo alam kung mananalo kung matalo ka eh. Kaya lang, yung Panginoon na pinagtatayaan natin, ay nanalo na 2023 years ago. Di ba yung naparo sa sabus? Panalo din dapat eh. Nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan eh. Kailangan lang natin i-claim. So brothers and sisters, ang sinasabi ka, hindi easy itong gagawin natin, tataya talaga tayo. Pag sinabi mong tumaya, minsan, nag-aaway na kayong magkasama. No? Bakit pa tayo makatay dyan? Nag-aaway na. Kasi magtataya din. Di ba? Tumataya na tayo. We are not sure na baka darating yung oras tayo mismo magkasama, mag-aaway tayo. Kasi pananampalataya yan, kapatid. At yan yung naging cause ng buhay ng mga apostolis, yung mga santo natin, di ba? Tumaya sila sa kaya pinatay sila, kaya naging martyr sila. Kasi tumaya sila. Amen? So brothers and sisters, we can receive the power of the Holy Spirit by asking God the Father in faith to give us the Holy Spirit. Tandaan niyo sinabi ko kung maninig yung salitang ask. A-S-K. Ask and it will be given. Seek, letter S, and you will find. Hey, knock, and the door will be open. Lahat ng humihingi, sabi ng Panginoon, ibinibigyan ko. So brothers and sisters, mamaya bago tayo, mamaya mag-pray, bago tayo magdasal, you pray this. Tandaan natin, ilagay natin sa isip natin yung salita kasi. Humingin ka at ika'y bibigyan. Umanap ka at ika'y makasusumpong. Tumatok ka at ika'y pagbubuksan. Ganon, kabait yung aming Panginoon. Amen? So brothers and sisters, we have already received the Holy Spirit. Brother Roger, you receiving the power of the Holy Spirit, natanggap na natin nung tayo bininyagan. Diba? Dahil nung tayo bininyagan tayo sa mga bata pa, diba? Binusan tayo ng pare, tapos binindisyonan tayo. Yun, ipag-bautismo sa banal na Espiritu Santo, yung baptism na dinasabi during our preparation. Pero yung mamaya, yung gagawin natin, alam niyo yung babasahin natin mamaya yung tinatawag natin pagtatalaga, yung every prayer ni bro, commitment to Christ. Yung mamaya, babanggitin natin. Pag tinignan niyo, pag gumahatin tayo ng ninong at ninang, yung binabasa ng pare, tayo mismo yung sasagot. Di ba naman, kung tayo sagot, ang sumasagot doon yung ating mga ninong at ninang at yung ating opo, opo. Masampalataya. Opo. Diba? Parang gano'n. Mamaya tayo mismo yung sasagot at tutugon doon sa mga sasabihin na yun. Para po natin maintindihan kung ano po ba itong dapat natin pagdasal sa bawat isa. So brothers and sisters, dito lang po tayo lalako. Kasi po, dahil pinag-usama natin ng Holy Spirit, Brother Roger, ano ba yung mga dapat mong hilingin sa Panginoon? Ano ba yung dapat po ipag-pray mamaya? Ito po yun, pagdasal natin. Meron po tayong tinatawag na 9 gifts of the Holy Spirit at meron din po tinatawag na hierarchical. Bumabasa eh. Hierarchical. At saka po yung tinatawag namin charismatic gifts. Pag sinabi natin po hierarchical, ito po yung regalo para patuloy na mararasan at ma-experience yung presensya ng ating Panginoon. Pag sinabi natin yung word na hierarchical, usually ang binibigyan po nito yung mga tao simbahan, yung mga pari.
Kasi hierarchy. Pag sinabi natin hierarchy, may mga matungulan. May mga matungulan. So yan po, maaaring isang gift yan, yung gift of leadership. No? Dahil para magkaroon sila ng regalo para tayo ay pamunuan. Yan ang mga hinihingi nilang regalo. But then, ang pinupunta, ito kasi parang, ito po parang dun sa mga holy orders, no? Sa mga nagpapari, sila po yung binibigay. Pero ito po, charismatic gifts, binibigay po ito sa mga lay, katulad namin, mga lay. Charismatic gifts enables the fruitful to do evangelical mission. Diba, kapatid? Ito pong charismatic gift, from the word charisma, no? Charism. Kasi binibigay yan para ipalaganap yung evangelization, yung pagpapakalal ng mabuting balita. Yung po yung evangelical mission, discern the signs of times and interpret them in the light of the gospel. So dapat po, maintindihan natin ang mga regalo kung binibigay lang po sa atin para mas lalo tayo maging kapakipakinabang para ipakalal sa buong mundo ni salita ng mga. Simple logic, brothers and sisters. Makikita mo yung isang bata, ganyan magmura. Diba? Ang tatas magmura. Hindi niya alam, sinasabi niya, ang dinidisrespect niya yung magulang niya, ina eh. Diba? Hindi niya alam yun. Pero bakit kaya? Kasi ganun na katindi yung environment na kinabibilang natin. Na kapag hindi natin binantay ang maigig yung ating mga anak, maaaring pati tayo murahin din nila eh. Diba? And we are not exempted to that. Lahat tayo pwede kung mangyari yun. Kaya parating sinasabi ng Panginoon, yung pagbimisyon, yung pagbibigay ng magandang asal, pagtuturo sa kanila ng good values, di ba? Nanggagaling siyempre yan. Sinisisi natin siya sa individual. Pero pag binalikan natin yung kanyang history, may problema ang pamilya. Kasi lahat ng taong lumalabas, nanggagaling sa respective families. Kapag yung pamilya hindi na-orient, maigit, at yung value na pinapaturo ng ating Panginoon, inanakilan at magiging hindi maganda kayong bawat. Diba? So brothers and sisters, patuloy tayong pinapalalaanan ng Panginoon to be an evangelical mission. Kailangan ibalik natin kung ano talagang dapat ng Panginoon. Patuloy na sinasabi mo sa atin ng Panginoon. Tayo po, kayo po. Kayo po ay nakatapos dito yung belong to the family of CFC. Ito po yung sinasabi dyan. Sa CFC po, we are specifically asking for the charismatic gifts. Brothers and sisters, ano ba ito? Mga charismatic gifts na ito. May tatlo po yan eh. Yung tinatawag natin teaching gifts, design gifts, at saka po yung tinatawag natin revelational gifts. Ano po? Balikan po natin ha. Pag sinabi po natin yung teaching gifts. Pag sinabi natin teaching gifts, ito po yung mga regalo ng karunungan at ng kaalaman. Magkaiba po yan, brothers and sisters. Pag sinabi natin karunungan, sa gift of knowledge, ito po yung nakikita natin na kapag tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, naiintindihan natin kung paano natin dapat siyang ipaliwanag. Regalo po yan. Bakit regalo? Kasi hindi lahat pwede bigyan. Diba? Pag sinabi mong regalo, hindi lahat pwede magkameron. Maaaring ibang regalo yung ibibigay sa iyo ni Lord. Kasi kailangan kasi sa regalo, kailangan lahat meron eh. Lahat nagsangkap meron para masabi mo na nananahan doon yung Panginoon. Hindi pwede. Kay Brother Jonathan, binigay yung gift of knowledge. Kay Sis Marian, binigay yung gift of knowledge. Hindi pareha sila. Pag nag-usap sila, pag nag-usap sila po ng salita ng Diyos, baka abutin sila ng isang araw, hindi pa sila nag-usap. Kasi ganun po yung salita ng Diyos eh. Ngayon po, Brother Roger, ano may pinagkaiba nung karunungan sa kanaman? Iba po, pag sinabi mong wisdom, na kapag bibigay ka ng kaalaman ay ng karunungan, sa pamamagitan, nagiging maalam ka dahil sa iyong karunungan. Parang doktor, di ba sis? Bago ka maging isang diyasang doktor, dumadaan ka sa rigorous training ng pag-aaral. So that is acquiring knowledge. And then, kapag ikaw po ay punong-puno na ng karunungan, nagiging wise, nagiging magaling ka, nagiging maalam ka magbigay ng advice.
Naintindihan po ba? Halimbawa, yung tinatawag namin the wisdom of Solomon, yung kalaman ng Haring Solomon. Isang instance, nung minsan, may dalawang ina nag-aaway sa isang bata. Kinuha ng isang ina, sabi niya, anak ko to. Sinabi ng isang ina, anak ko to. Ay pumunta siya na kay Haring Solomon. Ang sabi ni Haring Solomon, sabi ng dalawa, anak ko po ito, sinabi ng isa. Ay sabi ni Haring Solomon, dalawa para kayo na, hatiin natin sa dalawa yung bata. Para magdaroon kayo parehas. Ngayon, biglang umiyak yung isa. Sabi niya, hindi po, bigyan niyo na sa kanya. Pista. Ito ang tunay na nanay. Di ba? Dahil kung siya ang nanay, hindi niya pwede pakatin yung anak niya. Di ba? Tama ba sis? So, in an instant, lumalabas yung regalo yun. Tandaan niyo, yun yung regalo hinihingi ng Haring Solomon. Di ba? Sabi niya, Lord, sabi ni Lord, Haring Solomon, anong regalo gusto kong ibigay sa iyo? Lord, bigyan mo ako ng kalaman para pangalagaan, pangasiwaan. Itong pinili mo yung Israelita. Di ba? So that is the leap of wisdom na in-exemplify ni Haring Solomon. So yun po, pangalo po, tandaan niyo, brothers and sisters, yung kanina po, the teaching is knowledge and wisdom. Ngayon po, pumunta na tayo sa pangalawang gifts, yung five gifts. Pag sinabi natin sa gifts, parang yan yung mga senyales o mga pagkakatao o pamamaraan na pinapakita ng Panginoon para masabi natin present ang Panginoon sa atin. Ano po yun? The sign of faith, the gift of faith, the gift of healing. Pag sinabi natin healing, yan po yung pagpapagaling. Na hindi mo na kailangan pumunta sa doktor, kundi ililayhan simula lang yung tao kay sakit, ipag-pray over siya, gagaling. Brother Rodel. Diba bro? Parang kung anak mo nagkakaroon ng sakit, nanginginig, hindi mo alam eh. Basta ka nalang maglilayhan, pag-pray mo siya, mamaya-maya gagaling mo siya. Regalo po yun. That's the gift of healing. Pangatlo po, the gift of miracles. Yung bang tipong, pag sinabi mo, uulan mamaya, ulan yan. Milagro. Diba bro? Yung parang sinabi mo sa isang kwento, humihiling yung isang bayan ng ulan. Pero nung nagsama-sama sila, isang bata lang yung dala ng payo. Humihiling tayo ng ulan, tapos wala namang magdadala ng payo. Bakit ulan? Diba bro? Pag sinabi mong gift of miracles, inangkin mo mangyayari, mangyayari yan, gawin mo. Yun yung gusto ng Panginoon eh. Kaya nang pananampalataya tayo doon. Tataya tayo, brothers and sisters. So brothers and sisters, faith, healing, miracles. Ito po yung huling apat, no? Tinatawag po natin yan. Or to sign gifts dyan. Pero we call it revelational gift. Bakit revelational? Kasi from the word revealed, magkakayat. Gagamitin tayo ng Panginoon para ipahayag natin na siya ay nandito. Ano po yung tinatawag natin? Yung mong prophecy. Yung mong parang nahuhulaan at napipredict mo na mangyayari yung mga mangyayari bukas. Katulad ng mga propeta, di ba? Nag-predict sila yung mga mangyayari sa inaaraw. Pangalawa po, the gift of discernment. Brother Roger, ano yan? Discernment. Pag sinabi mong discernment, yung pagkilalis. Sa pamamagitan ng ating regalo discernment, nakikilalis mo kung yan ay para sa Panginoon o hindi. Kung ang sinasabi ni Brother Roger ay puro kasinungalingan o para sa Panginoon. Discernment. Gift of discernment. Pangatlo po, tongues, no? Bakit nga ba kasama yung tongues, no? Eh, pwede naman maging the gift of eyes, the gift of nose, the gift of mouth, kaya po hands, kaya po feet, bakit tongues? Any idea po? Eh, pag tinignan, oh, please. Very good, pwede. Ganda yung sinabi ni Sisa. Dahil yung bibig, dyan nagkagaling yung blessing at yung verse, di ba? Nagkagaling yung pagpapala at pagsumpa. Nakapangyarihan yan. Nakamamatay. Kaya na pag tinignan mo yung features ng bibig, nakatago yan sa mga matatalim na ibig. Ibig sabihin, parang sinasabi sa atin, bago mo sasabihin yung mga word na yan. Guard it. Take your time. Paamuin mo yan kasi masakit yan eh. Parang, bro, di ba? Parang, minsan masakit pa, mas masakit pa yung masabihan ka na masasakit na salita kaya yung tumindi.
Diba? Pag sinaktan ka, mamaya wala na eh. Pero yung sinabi mo, tumatanim yan. Masakit yan. Kaya nga nagkakaroon ng awayan. Eh. Isan, diba yung kakaroon ng ipagkakaunawaan eh. Kasi nga, yung mga salitang lumalabas, nagiging masakit. Na kahit natutulog na ako, hindi natanamdal yung hapti. Natutuon. Diba bro? Tama? Kaya sinasabi ng ating Panginoon, regalo yan eh, na dapat natin pangalagaan. Pangalawa, ang ating mga dila o yung sinasabi ni Sis, ay pwedeng makabuhay, pwedeng makamatay. Makamatay, limbawa. Mag-asawa, nag-approach si brother, si sister na iba. Yung kapitbahay ng mga Marites, sinisilis, ay si brother, ay si sister, merong third party. Diba? Nakarating niya yung mister. Siyempre, mabalik-balik siya doon, di ba? Pagbalik dito, anong papahan sa isip niya? Di ba? Kasi siya makapatay na si brother, nakapatay. Di ba? Nakakamatay yun eh. Di ba bro? Nakakabuhay. Bakit? Yung isang tao na may sakit, about to die, cancer eh. Yung sa tinanong nito, mahaba pa po ba yung buhay mo? Sabi ng doktor, kahit alam niya, ay oo, mahaba pa. Kahit sabi mo, limang araw na lang siya, na-extend yung buhay niya dahil yung pinawakan niya yung salita, nakakabuhay eh. Di ba? Pinakakuhan siya ni doktor yun eh. Sabi niya, anong doktor na magbubuhay ka pa, mahaba pa yung buhay mo. So kung 10 araw na lang, na-extend ng 2 buwan. Hindi, at least na-extend. Di ba, para ang buhay dyan, na-extend. Kasi nga, dahil dun sa salita mo, kasi ito pag-cancel ka, pamahit yung blood, ba? Hindi na natin pwede na yun. Doon talaga yung papunta tayo. Kaya lang, dahil tinawakan niya yung pangako ng doktor sa kanya, tapos sa'yo magbubuhay, buhay pa siya na mahaba. Hindi na siya na-extend yung buhay niya from 10 days to 1. Diba kapangyarihan, makakamatay at makakabuhay. So brothers and sisters, diba? Mamaya po, katulad po na nangyari sa Pentecost, nung bumaba yung mga paraklit, nagsalita sila ng iba't ibang sila. Mamaya po, ito brothers and sisters ha, pangako po ninyo sa Panginoon. Mamaya, pag pinag-pray over po tayo ng mga kapatid, may marinilig po kayo pag sinabi ng mga facilitator natin, mga kapatid, sabayan mo kami, mag-speak kami in tongues. Magsimula ka sa pamamagitan ng pagsabi, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, bilisan mo lang. I love you Lord, Amen. Amen. Bibilisan mo lang, that's tongues. Kasi po yung tongues, ang sinasabi dyan, pag-ulit ng mga salita na paulit-ulit na wala namang ibig sabihin. Example, mama. Mama. Nakalagay ba sa dictionary yung salitang mama ang ibig sabihin natin? Meron po ba? Tingnan mo sa dictionary yung salitang mama. Pag tinignan mo yung salitang mama ang ibig sabihin nanay, hindi, di ba? Pag sinabi mo, mama, yung nanay, nakita niya yung anak, nagkakaintindihan na silang dalawa sa pamamagitan ng paggamit ng salita na paulit-ulit na wala namang ibig sabihin. Wait. Diba, pag siwanin yung bata, wait, alam mo umili. Diba? Alam mo yung gagawin mo dahil nagkakaintindihan kayo. Pero sa ibang foreigner, pag sinabi mo umili, isan, hindi nila alam kung what's umili. Diba? Hindi nila alam yun eh. Kasi ang nagkakaintindihan, yung nanay at saka yung anak. Yung salitang more than, yung kantang more than words, sabi niyo po yan. More than words. Pag kinanta mo yun, nang wala yung pinaka. More than words. Ibig sabihin, kung wala yung la-la-la-la yun, yung kanta na yun, hindi maganda. Napansin ninyo kapatid, kinanta ko yung napapangiti ka. Why? Kasi there's a word, or there's something in that la-la-la na parang kumakanta yung puso mo eh, kaya may ngiti. May reaction ka eh. So ibig sabihin, ano ba ibig sabihin yung la-la-la? Kinanta lang, pero napangiti ako. So ibig sabihin, there's a reaction, there's an equal reaction. Pwede sabihin, maganda, positive yung ano yung lala. Yung brothers and sisters, wala naman ibig sabihin yung kanta eh.
pero dahil yun yung tongues. Kasi ang sinasabi ko sa tongues, isang salita na paulit-ulit at ang tanging ng kakaintindihan lamang yung dinadasalan natin at tayong nagdadasal. Alam niyo po, di ba sa military yung tinatawag na password? Kumari, yung tinatawag na encounter. Para malaman mo kung kakalala mo siya o kasama yung kasangga mo siya, pag challenge mo siya, pag sinabi mo kanakara, sumagot ng Santos, hindi natin kasama to. Diba? Pag sinabi kanakara, Cruz, o di kanakara, Cruz, magkasama tayo, magkasangga tayo. Diba? Parang ganun. O kaya, kape-kape, katas-katas, diba? Parang ganun po yung tongues. Dapat ang nagkakaintindihan yung nagsasabi at yung nakakarinig. Para sa computer, hindi mo pwedeng magamit ang isang computer kung hindi mo alam yung password. Yung password, yung tongues. Sinasabi dyan, kapag tayo po ay nagtatongues, naririnig ng Panginoon at ibibigay niya yung regalo. So brothers and sisters, mamaya po, pag sinabi ng facilitator natin, magsasalita kami, you speak in tongues. Dahil yung regalo po na binabanggit natin yan, ibibigay po ng Panginoon. Para kasi pinto ang sarado, na kailangan mo susi, kailangan mo buksan para makapasok. Amen. So brothers and sisters, nabanggit ko na po yung regalo ng tongues, we should all desire it. Mamaya po, ganito po yung mangyayari mamaya. Hindi pa ako naka-open ba yun? Gagawin po natin mamaya. Kakanta po tayo ng Let the Fire po, yung kanina kinanta natin. And then, pagkatapos po noon, kakanta po tayo ng isang worship song, yung kinantahin po natin kanina, yung Creating Me. Pagkatapos po noon, babanggitin natin yung Commitment to Christ. Babanggitin natin, sumasampalataya ka ba sa Panginoon? Opo. Sumasampalataya pa kay Kristo, kay isang Diyos. Opo, sasambitin natin yung Lord. Pagkatapos po nun, uupo po tayo. Magkakaroon lang po ako ng minute of prayer, siguro mga mag-pray lang natin para i-prepare lang po kayo. And then afterwards po, dadalahin po kayo ng mga facilitator nyo sa mga respective places na hindi natin. Basta po mamaya, ang ask ko lang po pumigil po kayo. Pipigil nyo at sabihin mo, Lord, andrito po ako, ano po yung gusto mong gawin, gagawin ko? Because you are my Lord. Yung salitang Lord kasi, that's Panginoon. No? And then, pagka tayo po ay dinala doon, upo tayo, pag-upo natin, ganito po yung magiging postura natin. Nakausapin tayo ng facilitator, ibubuka po natin yung ating kamay. Bakit po? At sila po naman, hindi na nagano'n. Bakit po? Kasi po, pag pinag-pray tayo yung pagpapala ng Panginoon, gagamitin po siya para mga tubo, tayo naman po ang sasalot. Kaya po nakaganong kamay natin. And then, ako po, suggest, kumikit po kayo. Why? Kasi pag ito ay nakadilat, nadidistract eh. Madidistract na kapatid. Kaya pigit mo yung mata mo, focus mo sa Panginoon, focus mo yung mali po kay Lord. At magdasal ka, pakinggan mo rin yung sasabihin ng ating kapatid para maintindihan mo kung ano yung pagdadasal sa'yo. At mamaya, pag sinabi ng kapatid, sabayan mo kami, magkakaroon kami sa sabayan ng pagpupunin. We praise you, Lord, we glorify you, sabihin mo. Banggitin mo, Lord, salamat. At dito ako ay, Lord, salamat, buhay ako. Lord, maraming salamat at ako ay malakas at pinagpapalam. Lahat ng pwede mong sabihin mo. And then, pagkatapos noon, mag-pray niyo si brother, based doon sa mga prayers na kanina, tatanungin kasi niya, magpupunong tatanungin ka yung brother, kapatid, ano ba yung mga gusto mong hibingin na regalo? Doon sa binangin, brother Roger, kanina. May siyang po yun at natatandaan po may siyang lagi mong knowledge, wisdom, faith, irakid, healing, faith, irakid, discern, prophecy, survey, tongues, the gift ng tongues. Ay po yan. Tandaan niyo, brothers and sisters, kasi pag ginanong tayo ng facilitator, sasabihin natin, Brother Roger, gusto ko po yung gift mong healing. Gusto ko po, Brother Roger, yung lahat. Mas maganda yung lahat na. Kasi, pagka nagdasal ka mo yan, yung lahat, ibigay siya yung Lord yun, hinihiling mo eh. Diba sabi natin? Ask.
Ngayon, pag nakaliin yung umamay mo, pagkatapos po rin natin sa kanya ni brother, ay ni sister, sa kanya ni brother, para marinig tayo mamaya na nasabihin niya sa atin, kapatid, sabayin mo kami, we speak in tongues. Sabihin mo yung muli mo yung Panginoon sa pamamagitan ng anak mo. Amen, amen, bilisan mo lang, amen. Sabayin mo. Kasi yung pagpapala na yan, kasama yung tongues niya, may pinag-usapan natin. So pagkatapos ng brothers and sisters, ibabalik ka ni brother or ni sister sa yung dati pinagkukuhan. Pikit ka lang, pakinggan mo yung kanta, maging reflective ka doon sa opportunity mamaya. And then pagkatapos na po lahat, saka po tayo magpo-proceed. Okay po? Brothers and sisters, minsan tatanong, laki question sa isip natin, pero sabi ko nga, it's between God and us. It's God and you, bro. So ibig sabihin, tuwala ka lang sa Panginoon, focus ka lang kay Lord. Kaya nga pinag-living, kasi gusto ni Lord makita mo yung kapangyarihan. Ang gusto niya maramdaman mo. Amen? So brothers and sisters, tapos na po tayo. Huwag po kayong mag-focus dun sa lalabas sa gitid nyo. Kasi po, pag nag-focus po tayo doon, tandaan natin, mag-distract tayo. Mabawala tayo kay Lord. No? Tandaan natin, pag tinawag tayo ng Panginoon ngayon, so brothers and sisters, pag tinawag tayo ng Panginoon, bahala na yung Panginoon. Let go, let God, and let go. Diba? Huwag tayong masyadong maging unahan natin, i-preempt natin yung gustong paggawa sa atin ng pagpunan. Pabayaan natin yung Panginoon. Then, makikita po natin, makikita ninyo, sabi ng Panginoon, test me. Test me if I will not throw open the floodgates of heaven. Subukan mo ako kung hindi ko bubuksan yung lurungawan ng langit ng pagpapahal na para sa mga. Amen? Brothers and sisters, tanggalin po natin yung temptation sa inyo. Pagkakalan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, pagkakalan ng Panginoon, pagkakalan ng Panginoon,
I will praise my Lord.
First time namin ang happy. Nag-joy. Nakikita ko sa inyo yung nakakamdaman ko. Okay, so you have to, for example, you have to look at it. Really, really. Hindi siya po kasi hindi accident. Yung nakita ko may tayo, may tayo na ito kapatid ng isa. Dumaan siya lahat. Hindi lang minsan, hindi pa kalawa. Pero kung ano ang pagdahan niya nun, marami ko malamit sa akin. Parang may nagsabi sa akin na imbitahin ko siya sa sila. Kaya hindi ako o hindi kami ang namihin sa inyo. Kundi, akarap pa ito. Siya ang umihin sa inyo na pagtawag sa ito para lumapit sa kanya. Dahil sa mga talks na tinala natin, pinakita kung gano'ng kalaking gano'ng kalaling, gano'ng kawang. Yung mga magandang diba? God saves, God creates, and God sustains. Sa pangalawang talk natin, pinakilala sa atin si sino ba si Jesus? Nakikita natin siya na hirap, hindi kayo buhay niya. Pero para sa atin, di ba baka ibig na tayo sa kasalanan natin? Kung tayo nakalimot, kung tayo kalaki po pagbahan ng Diyos sa atin, na kahit nakalimot tayo sa kanya, nakalimotan natin siya, na andyan siya na nag-aaral tayo, bukas na may nag-aaral tayo pa rin sa atin. Kaya hindi na lang, at nabulong na lang, para i-bless tayo doon, pero kapatid tayo sa kanya. Kaya ang ibigin niya tayo pagkakataon sa mga pagkakataon, kung hindi ng pagsisisi, kung marawan. At gawin yung pagtibayin din ako na para nabalataya sa kanya. Para hindi ko saan sa akin na nabalataya ako din. Siya lang, siya lang. Dear brothers and sisters, kayo natanggap natin ang Holy Spirit. Dangin po natin kayo. Sa pagtanggap natin sa araw at sa kanya, kailanman hindi tayo nakakalis sa atin. Nasa sa atin na lang ngayon kung paano natin isusustain o pag-aanamin sa ating mga puso yung gift na binigay niya sa atin. Kaya brothers and sisters, namin natin saya at tuwa na nararamdaman natin ngayon at kaunin natin ito sa atin. Take me.
Thank you.
tayo matigil sa amin ng pwede. Kahit po araw ito po sa lahat ng pwede. Kahit po namin ang isang sa amin, itong banda ng mga spirit. At siya po ay bakas, kulay, ang aming armor sa pagkakas po sa amin ito na pa-download natin sa araw-araw. Dalamin namin, Lord, na panatilihin namin na nag-aanap sa aming mga puso sa pagkakit na aming pagmamahal at hindi po sa amin sa mga kapatawan at pagtanggap sa amin na kahit hindi po kami nararapat sa inyong pagmamahal ay nandiyan kayo upang babae at nasa Lord. Kaya Lord, sa araw ito, pinamagpulihan, pinamasalamatan ka namin. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So yun, natapos na po yung aming CFC session. So napakaganda po nung naging topic. Tapos nag-receive kami ng Holy Spirit ngayon. Medyo emotional yung nangyari ngayon. Ayun, napakasarap lang sa damdamin, sa puso na nakakaluwag. Pag-atin pala sa mga ganitong klase ng pagtitipon, malaking bagay. Bila tulad sa akin na madalas maraming nararanasang problema, mga pagsubok. Malaking tulong po talaga siya. Sana po panoorin niyo to kasi napakaganda po yung video na yung vlog na to. Maraming aral about sa religion, about kay ating Panginoon. So every Sunday, mag-serve tayo sa ating Diyos. Mahingi ng tawad. At siyempre, magpuri din sa kanya. Yun, masyado na pong mahaba yung video na ito. Maraming. Hinihintay na lang namin yung asawa ni Pare Richard sa Malengke. Yun, thank you very much po. We love you all.